kailangan nyong i-declare or i-inform ang check-in staff ng airlines nyo kapag mag-check-in kayo kung may dala ka alinman sa mga ito para makaiwas ka sa problema kapag nangyari ito. Hello guys! Welcome to my YouTube channel. My name is Alvin, isang OFW and YouTuber dito sa Dubai. Sa video na ito ay pag-uusapan natin ang mga bagay na kailangan nyong i-declare or inform sa check-in staff kapag mag-check-in kayo para aware sila at para makaiwas ka sa problema kapag nangyari ang ganito. Kamakailan lang, January 10, 2023, nagliyab ang isang power bank sa loob ng eroplano na dalang pasahero na papunta sana sa Singapore galing Taiwan. At base sa balita, nangyari ang insidente habang naghahanda para sa departure. Buti na lang hindi ito nangyari habang nasa himpapawid. Kaya ito guys, naghigpit ang mga airlines, lalo na ang Emirates Airlines na sinakyan ko pabalik dito sa Dubai noong January 15, 2022 galing sa aking bakasyon. At tatanungin nila kayo kung may mga dala kayo alinman sa mga sumusunod na ito. Pero guys, hindi naman pinagbabawal ang mga ito na dalhin sa Pilipinas. Dahil nakailang beses na rin ako nagbiyahe at lagi akong may dalang power bank at iba pang mga electronic devices. Pero dahil nga sa pangyayari ay pinapaalalahanan ang lahat na kailangan nyong i-declare or i-inform nyo ang check-in counter staff kung may dala kayo alinman sa mga electronic devices na mga sumusunod. Number 1, battery or mga items or gadget na naglalaman ng battery. Number 2, drone. Iba't ibang uri ng klase ng drone. Number 3, ang mainit na issue ngayon, ang power bank. Kailangan nyong i-declare alinman or kahit anong klaseng power bank. Number 4, smart bag or electronic bag. Number 5, electronic transport devices kagaya ng scooter na gumagamit ng battery or ng electricity. Number 6, personal motorized vehicle. Number 7, ang e-cigarettes. Lahat ng mga nabanggit guys ay pinagbabawal sa check-in baggage. Pero allowed ito sa hand carry baggage dahil considered ito as flammable devices. Kagaya na lang sa nangyaring insidente. Kaya mas maigi na sumunod na lang tayo para iwas problema kapag nangyari ang insidenteng ganito na hindi naman nga natin ginugusto. Pati ang mga laptop nyo, cellphone ay kailangan nasa hand carry baggage nyo. Pumunta naman tayo sa mga pinagbabawal dalhin sa inyong biyahe, mapa-check-in man or hand carry baggage. Number 1, ang may mga compressed gas gaya ng lighter. Number 2, ang mga flammable items kagaya ng butane or phosphoro. Number 3, mga corrosive items gaya ng car battery. Number 4, mga nakakalasong bagay or kemikal, pati ang mga may radioactive at mga oxidizer. Number 5, any sharp objects or mga matatalim na bagay at mga weapon o armas. Yan ang mga bawal dalhin mapa-check-in man or hand carry baggage. Sa mga hindi gaanong naiintindihan ay ilalagay ko yung listahan sa description ng video na ito at pwede nyong i-research ang bawat items dahil guys, yung iba, magdadala kayo ng bagay pero may contain pala itong kemikal na bawal dalhin sa eroplano. At sa mga nagtatanong naman guys, kung pwede daw ba magdala ng alak sa eroplano, ang sagot dyan, base sa research ko at sa pagtatanong-tanong, ay pwede kayo magdala ng alak up to 5 liters sa inyong check-in baggage. Pero bawal sa hand carry baggage nyo dahil ang limit lang sa hand carry baggage na liquid is up to 100 ml lang. At sa mga nagtatanong naman kung pwede daw ba ilagay ang chocolate sa hand carry baggage, ang sagot dyan guys ay yes.
dahil kakauwi ko lang din sa Pilipinas at kakabalik ko lang dito sa Dubai. Nung umuwi ako sa Pilipinas, ay halos chocolate lang lahat ang laman ng hand carry baggage ko. Kasama ang tatlong malalaking Nutella na tag 750ml. Actually guys, nasa check-in baggage ko yung Nutella na yun. Pero nag-over baggage ako, kaya nilagay ko sa aking hand carry baggage. At ayun nga, naiuwi ko naman sa Pilipinas. So ayun guys, sana may nakuha kayong idea at sana nakatulong ang video na ito sa inyo. Lagi na lang tayong magdadasal guys, pauwi man sa Pilipinas or pabalik sa ibang bansa, naiiwas sana tayo sa mga insidenteng ganito. So ayun guys, sa mga hindi pa dyan nakasubscribe sa channel ko, please don't forget to subscribe to my YouTube channel and please click the notification bell para updated kayo sa mas marami pang videos na gagawin ko tungkol sa mga updates sa ating mga OFW. Mula dito sa Dubai, maraming salamat. See you next time!